Alamin ang kapalaran mo. Sa araw na ito, pang-araw-araw na horoscope, October 27, 2020. Bago natin umpisahan ang video na ito, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kapag may bago akong video na i-upload. Maraming salamat. Abangan ang special shoutout pagkatapos ng video na ito. Pang-araw-araw na horoscope ay tumutulong sa iyo upang masuri ang likas na pangyayari na nangyayari bukas, ngayon mismo. Ang isa sa mga pangunahing bentahe ay malaman mo ang mabuti at masamang resulta na darating sa iyong buhay bukas sa pamamagitan ng pagsusuri ng paggalaw ng mga konstelasyong pangplaneta. Ito, malalaman mo ang tungkol sa mga bagay na maiiwasan o isaalang-alang, napatunayan man o hindi ang iyong bukas na maging mabunga at progresibo at kung ano ang mga hadlang at hamon na dapat mong harapin sa tulong ng pang-araw-araw na horoscope. Ang prediction ng horoscope ay isang pangunahing mode ng sinaunang astrolohiya kung saan maaari nating malaman ang tungkol sa kasaysayan at hinaharap ng isang tao o lugar at hulaan ang tungkol dito. Kung saan sa isang panig, isinasiwalat ng daily horoscope ang mga hula tungkol sa buhay tungkol sa ating kasalukuyan, ang bukas ng horoscope, sa kabilang dako, ay tinalakay ng detalyado ang tungkol sa darating na hinaharap ngayon. Ang mga hula ay ginawa para sa 12 zodiac sign na naruroon sa Vedic astrology, na ang mga sumusunod. Aries. Maaari kang higit na maganyak na panatilihin ng kapayapaan at itaguyod ang pagkakaisa sa iyong personal na buhay at malapit na mga relasyon, mahal na Aries, at ang temang ito ay magpapalakas pagkatapos ngayon. Ngayon, maaaring hindi ka makahanap ng sapat na silid upang maibigay ang lahat at ang bawat isa sa kanilang naaangkop na pansin. Maaring pinakamahusay na gupitan ang iyong sarili ng ilang katamaran at gawing simple. Sa buwan sa sektor ng privacy ng iyong solar chart buong araw, mas mahusay na igalang ang pangangailangang panatilihin ang ilang mga bagay sa iyong sarili. Ang retrograde Mercury ay umaatrend sa iyong sektor ng pakikipagsosyo, at ang isang relasyon o legal na bagay na nasa hangin ay maaaring lumitaw para sa paghawak sa darating na linggo. Hindi ito ang oras upang umasa sa malinaw na mga komunikasyon habang patuloy ang pag-retrograde ng Mercury dito hanggang 3 ng Nobyembre. Ang mga pagkaantala ay maaaring makatulong sa iyo upang maunawaan ang iyong sitwasyon ng mas mabuti, gayunpaman. Ang isang maliit na pag-aalinlangan sa ngayon ay hindi maaaring saktan, dahil ang lahat ay hindi sa tila. Lucky number for the day, 3. Lucky colors for the day, brown at orange. Taurus. Ang mga paglilipat na nagaganap ngayon ay nagpapalakas ng iyong interes at pansin sa mga detalye, trabaho, kalusugan, at paglutas ng problema sa mga susunod na linggo, mahal na Taurus. Ang mga maliliit na trabaho at tungkulin ay mas malakas ang focus. Hanggat nais mong magbayad ng higit na pansin sa iyong buhay panlipunan o malapit na mga relasyon ngayon, gayunpaman, maaaring may ilang kahirapan na mapanatili ang iyong pansin sa isipan. Umatras ang Mercury sa iyong sektor ng trabaho at kalusugan. Habang ang Mercury ay mananatili sa sektor na ito hanggang 10 ng Nobyembre, ito ay retrograde doon hanggang 3 ng Nobyembre. Maaari itong maging hamon upang makita o malaman ang lahat ng mga katotohanan sa trabaho o pangkalusugan na mga bagay sa darating na linggo. Bilang isang resulta, ang mga schedule ay madaling maging magkahalong o ang mga proyekto na sinimulan mo noong nakaraang buwan ay nangangailangan ng pagbabago. Maaring may pangangailangan na suriin, gawing muli, o ay double check ang iyong trabaho hanggang sa 3. Ang mga dating problema sa trabaho ay maaring muling lumitaw, at ang mga proyekto na naisip mong nasa likuran mo ay maaring kailanganin mo ngayon ng kaunting pagsasaayos. Gayunpaman, maaari kang makakita ng isang isyo mula sa isang bagong-bagong anggulo, at makikinabang sa iyo ang pananaw na ito. Ang mga pagkaantala ngayon ay maaaring magbigay sa iyo ng pagkakataong muling isaalang-alang ang mga bagay. Lucky number for the day, Siyam. Lucky colors for the day, violet at blue. Gemini. Sa mga spot ngayon, maaari kang makaramdam ng kaunting off ng iyong laro at hindi masyadong naiintindihan, mahal na Gemini, na may isang pares ng mga shift na nangyayari ngayon. Ang lansihin ay maaaring ibuhos ang mga enerhiya sa isang bagay na produktibo na maaaring maging therapeutic para sa iyong kalagayan. Bagaman maaaring maging mahirap na pagsamahin ang iyong mga pangangailangan para sa pagpapasigla ng kaisipan at higit na masupol at nakatuon na mga aktibidad ngayon, malayo ito sa imposible. Ang retrograde Mercury ay bumalik sa iyong sektor ng pag-ibig, pagkamalikhain, at kagalakan ngayon.
Mananatili ito dito hanggang ikasampu ng Nobyembre, ngunit tatapusin ang retrograde cycle nito ng mas maaga kaysa doon sa ikatlo ng Nobyembre. Ang komunikasyon ay hindi malamang na maging prangka sa mga kagawaran ng buhay sa susunod na linggo. Gayunpaman, tumayo ka upang matuto ng marami mula sa pagtingin at paglapit sa mga bagay sa isang bagong paraan, marahil ay muling paggawa ng ilang mga bagay at mas mahusay ito sa oras na ito. Iniisip mo at nagpapahayag ng iyong sarili sa iba't ibang paraan, at maaari mong muling bisitahin ang mga dating pag-uusap o desisyon. Tandaan na ang iyong mga komunikasyon ay maaaring hindi palaging matanggap sa paraang nilalayon mo hanggang sa ikatlo. Lucky number for the day, 2. Lucky colors for the day, brown at gray. Cancer, maaaring hindi madali sa iyo ang makagawa ng isang matatag na desisyon ngayon, mahal na Cancer, sapagkat ang nais mong gawin ay tila salungat sa inaakala mong pinakamahusay o pinakatwiran. Maaaring mong pakiramdam ang isang maliit na napunit sa pagitan ng magaan at nagpapahiwatig na mga pangangailangan at ang iyong paghimok upang tumutok sa isang mabuting bagay ng paisa-isa. Maaari kang makinabang ng husto mula sa isang pahinga upang makuha ang iyong mga bearings ngayon kung maaari itong pamahalaan, at magiging masaya ka na kinuha mo ito. Ang retrograde Mercury ay magtungo sa sektor ng iyong kahanan at pamilya ngayon, na nagpapasigla sa iyong pagnanais na makipag-usap sa mga miyembro ng pamilya o ayusin ang iyong buhay sa bahay sa mga susunod na linggo. Ang komunikasyon sa pamilya ay maaaring hindi maging prangka katulad ng gusto mo habang ang Mercury ay retrograde hanggang ikatlo ng Nobyembre. Maaaring may ilang antas ng kaguluhan o mga problema sa mekanikal sa paligid ng bahay na nangangailangan ng iyong pansin. Ang mga nakaraang isyo ay maaaring muling lumitaw para sa pagsusuri, at maaaring tumitingin ka sa isang desisyon na ginawa maraming linggo na ang nakakaraan sa isang bagong paraan. Matapos ang ikatlo, ang mga bagay ay mag-block at mag-clear, at ang mga pag-iisip tungkol sa o pag-unawa sa mga personal at domestic na isyo ay nagalilinaw. Nakakakuha ka ng pagkakataon na palakasin, gawing muli o muling isipin ang ilang mga bagay, at ito ay sa iyong pakinabang, bagaman madalas na nakakainis. Lucky number for the day, 8. Lucky colors for the day, green at yellow. Leo, maaaring kailanganin mong magtrabaho upang mapanatili ang iyong katalinuhan tungkol sa iyo at pag-iwas sa pipeline ng kaisipan o stress ngayon, mahal na Leo. Ang pagkabalisa ay maaaring mabuo kung ang bahagi ng sa tingin mo ay dapat na mas kasangkot kaysa sa iyo. Gumawa ng mga hakbang upang mapawalang bisa upang masiyahan ka sa mga gawain sa pag-iisip at ehersisyo. Ang pag-unclot ng iyong isip at budi ay makakatulong sa iyo na malutas ang iyong mga prioridad at palayain ang iyong isip. Ang Mercury ay parin retrograde at bumalik sa iyong sektor ng komunikasyon ngayon. Hanggang sa ikatlo ng Nobyembre, ang mga komunikasyon ay malamang na hindi prangka, at ang iyong pinakamahusay na mapagpipilian ay maaaring magpahinga mula sa iyong gawain at gawin ang mga bagay ng kaunti lamang. Ang mga bagay na nakapaloob sa pag-aaral, transportasyon, at pangunahing mga komunikasyon ay maaaring may kasamang ilang pag-backtrack o pagkaantala. Maaari kang tumingin sa mga lumang proyekto at makahanap ng mga kawili-wiling impormasyon na makakatulong sa iyo sa kasalukuyan. Matapos ang ikatlo, ang mga bagay na nakablock at impormasyon ay pakiramdam kompleto. Ang Mercury ay magpapatuloy na ibiyahe ang iyong solar pangatlong bahay hanggang ikasampu ng Nobyembre, at ang mga personal na interes ay lalong nakakaganti. Lucky number for the day, 1. Lucky colors for the day, blue at red. Virgo, maaaring may ilang pag-aalala o labis na pagpapahiwatig na nauugnay sa pera, pag-aari, at mapagkukunan ngayon, mahal na Virgo. Panoorin ang para sa sobrang pag-iisip ng mga bagay. Isaalang-alang na maaaring mayroong ilang mga nakakaabala upang pamahalaan, at sa totoo lang, hindi mo maaasahan na makagawa ka sa bawat sandali ng araw. Gawin mo ang iyong sarili sa pinakamalaking pabor sa pamamagitan ng paglalakad sa iyong sarili. Ang Mercury, na retrograde pa rin, ay bumalik sa iyong sektor ng pananalapi ngayon, kung saan ito ay mananatili hanggang ikasampu ng Nobyembre, kahit na ito ay retrograde lamang para sa isa pang linggo, hanggang ikatlo ng Nobyembre. Panahon na upang suriin ang mga usapin sa pananalapi. Ito ay mas mababa sa perpekto para sa ganap na bago o malalaking pagbili dahil wala sa iyo ang lahat ng impormasyong kailangan mo upang makagawa ng mga pinakamahusay na pagpipilian. Maaari kang makitungo sa mga nawala o maling lugar na pag-aari, nakaharap sa pagkaantala o muling pagsasaalang-alang sa isang pagbili o desisyon sa negosyo sa pag-ikot na ito.
Titingnan mo ang mga bagay mula sa bago o magkakaibang pananaw, at maaaring humantong ito sa mga bagong konklusyon. Mula sa ikatlong pasulong, ang kailanawan ay darating, at ang mga blanko ay punan, dahan-dahan ngunit iyak. Ang mga pagkaantala na kinakaharap bago ay maaaring magbigay sa iyo ng pagkakataong muling isaalang-alang ang iyong diskarte. Lucky number for the day, 5. Lucky colors for the day, red at orange. Libra, ang mga lugar na may problema na nauugnay sa labis na labis ay maaaring pagtuunan ngayon, mahal na Libra, ngunit pinahahalagahan mo na ang mga tao ay nagsisikap na makipagtulungan. Ang pag-itid ng iyong focus ay maaaring makakuha ka ng isang mas mahusay na kalagayan, dahil ang napakaraming mga pagpipilian ay maaaring pakiramdam napakalaki ngayon. Ngayon ay may potensyal para sa pagpapabuti ng iyong pag-unawa sa isang komplikadong relasyon o iyong komplikadong damdamin. Ang Mercury ay bumalik sa iyong pag-sign ngayon, kung saan gugugol nito ang natitirang retrograde nito, hanggang 3 ng Nobyembre, at pagkatapos ang ilan, hanggang 10 ng Nobyembre. Habang retrograde pa rin ito, ang ilang mga personal na plano ay maaaring tumigil o umatras. Panahon na upang suriin sa halip na gumuhit ng mahalagang konklusyon o tapusin ang mga kasunduan. Maaari kang tumagal ng kaunti pa upang magpasya. Payagan ang iyong sarili na mag-isip at magpasya sa halip na i-pressure ang iyong sarili na gumawa ng mabilis na konklusyon. Ang Venus na paglipat sa iyong pag-sign para sa isang ilang linggo ay makakatulong sa makinis na mga bagay. Lucky number for the day, 4. Lucky colors for the day, pink at brown. Scorpio, ang pagtuon sa mga nalulutas na problema at ang pag-aayos ng natitira ay maaaring maging therapeutic, mahal na Scorpio. Samantalahin ang anumang pagkakataon na mag-detox at mag-isip ng walang labis na pag-iisip. Sa iyong mga komunikasyon, panoorin na hindi ka masyadong nakatuon sa mga lugar na may problema, na maaaring makagambala sa natural na daloy. Ang retrograde Mercury ay lilipat sa iyong pag-sign at bumalik sa iyong sektor ng privacy ngayon, at maaari kang maging mas misteryoso o baka hindi maintindihan hanggang 3 ng Nobyembre. Ang paggawa ng desisyon ay hindi masyadong prangka habang isinasaalang-alang mo ang iba't ibang mga posibilidad o maghintay para sa karagdagang impormasyon. Sa ilang paraan, maaari kang makaramdam sa limbo sa susunod na linggo. Ang iyong isip ay maaaring bumalik sa parehong problema. Ngayon ang oras upang lapitan ang iyong mga damdamin mula sa isang bagong-bagong anggulo sa halip na magwalas ng mga bagay sa ilalim ng carpet. Maaring hindi matapos ang 10 ng Nobyembre nang bumalik ang Mercury sa iyong pag-sign na sa palagay mo ay nasangkapan ka upang gumawa ng isang malaking desisyon, ngunit mas malinaw ay malamang na mula 3 ng Nobyembre pasulong. Lucky number for the day, 3. Lucky colors for the day, black at yellow. Sagittarius, maaari kang maging napakalapit sa isang problema upang makita ito ng malinaw, mahal na Sagittarius, at maaari mong tuklasin na ang tanging paraan upang malutas ito ay ang magbalik mula dito upang makakuha ng pananaw. Ang buwan sa iyong sektor ng bahay at pamilya buong araw ay nagpapahiwatig ng pangangailangan na panatilihing simple ang mga bagay. Makatuwiran ang pagkuha ng madali, at tulad ng ginagawa mo, maaari mong isipin ang tungkol sa posibleng mga susunod na hakbang at pagkilos. Ang retrograde Mercury ay bumalik sa sektor ng iyong mga kaibigan at pangarap ngayon, na binibigyang diin ang iyong pakikipag-usap sa mga kasama, pangkat, at kaibigan sa mga susunod na linggo. Panahon din ito upang mapisa ang mga ideya para sa iyong kaligayahan sa hinaharap, ngunit maaaring nakitungo ka sa nawawalang impormasyon o malabo na pag-iisip sa darating na linggo habang nananatiling retrograde ang Mercury. Sa katunayan, maaaring naghihintay ka para sa salita tungkol sa isang bagay. Ang pagbabalik sa mga nakaraang isyo sa isang kaibigan o pagtuon sa isang nakaraang pagkakaibigan ay maaaring malakas na malaman. Gayunpaman, oras na para sa isang bagong paraan ng pagharap sa parehong lumang problema kung ito ay patuloy lamang na tumatagal. Ang ilan sa mga binhi na iyong itinanim hinggil sa mga pangmatagalang layunin ay malamang na nangangailangan ng repasuhin o revisyon. Habang ito ay maaaring maging nakakainis, malamang na mas maghati dito sa iyo dahil nakakakuha ka ng pangalawang pagkakataon na maayos ang mga bagay. Lucky number for the day, 6. Lucky colors for the day, pink at green. Capricorn, panoorin ngayon para sa isang sitwasyon ng pagkakaroon ng masyadong maraming mga bola sa hangin, mahal na Capricorn, o marahil ay masyadong maraming impormasyon. Ang mga pagpipilian ay maganda, ngunit ang marami sa kanila ay maaaring makaramdam ng napakalaki ngayon.
ang mga kalagayan ay maaaring maging tulad na mayroon kang higit na responsibilidad sa paggawa ng desisyon, ngunit ang iyong pansin ay nahahati. Dadalhin ka ng iyong mga saloobin sa iba pang mga lugar na ginagawang medyo mahirap upang masiyahan sa kasalukuyan. Ang retrograde Mercury ay babalik sa iyong sektor ng publiko at profesional ngayon, at hanggang sa 3 ng Nobyembre, panoorin na hindi mo sinasadya na may larawan ang iyong sarili sa kung ano o paano ka nakikipag-usap. Suriin muli ang iyong mga katotohanan bago tumalon sa mga konklusyon. Ito ay isang magandang panahon para sa pagsusuri ngunit hindi ang pinakamahusay na panahon para sa mga malinaw na sagot. Maaring oras na upang muling isaalang-alang ang ilang mga bagay. Gayunpaman, ito ay isang magandang panahon para sa mga ideya sa negosyo na medyo nasa labas ng kahon ngunit maisasagawa. Kung may mga pagkaantala, makakakuha ka ng pagkakataong makita ang isang bagay sa ibang ilaw. Pagkatapos ng 3 ng Nobyembre, mas mahusay kang makaramdam ng impormasyong kailangan mo upang isulong ang mga bagay. Pagkatapos ay ibabalik ng Mercury ang mga hakbang nito, at madarama mong mas handa ka na upang gumawa ng mga desisyon. Lucky number for the day, 3. Lucky colors for the day, brown at gray. Aquarius. Ang buhay ay maaaring makaramdam ng kaunting kaguluhan kung hindi ka nakatuon sa mga prioridad ngayon, mahal na Aquarius, at madaling makaramdam ng kaguluhan. Ang mga paglilipat na nagaganap ngayon ay higit na binibigyang diin ang personal na kasiyahan, pag-aaral, at pagbabahagi sa mga susunod na linggo. Ang Mercury ay mananatiling retrograde hanggang 3 ng Nobyembre at muling pumasok sa iyong sektor ng espiritu. Malamang na mapupunta ka sa mga kamakailang plano na may kinalaman sa pag-publish at pag-aaral o muling pagbisita sa mga lumang desisyon sa paglitaw ng bagong impormasyon. Maaari mong resolbahin upang suriin ang iyong mga katotohanan bago mabilis na ipahayag ang iyong mga opinyon, dahil ang impormasyon na natanggap mo ay maaaring hindi kumpleto. Suriin at muling isaalang-alang ang mga bagay para sa pinakamahusay na mga resulta. Ngayon, siguraduhin na napakalinaw mo sa iyong mga komunikasyon, na iwan ng kaunti sa imahinasyon. Gayunpaman, kung maaari mo, magreserba ng paghuhusga para sa isang mas mahusay, mas malinaw na oras. Lucky number for the day, 8. Lucky colors for the day, maroon at blue. Pisces. Ginugugol ng buwan ng araw sa iyong pag-sign, mahal na Pisces, at mayroong higit pang kulay na pang-emosyonal sa iyong buhay. Mayroong ilang pagkahilig na labis na pag-aralan o basahin sa pagitan ng mga linya sa iyong kapinsalaan ngayon, ngunit sa karamihan ng bahagi, nasa isang magandang ikot ka para sa pagkalap ng impormasyon. Naghahanap ka ng balanse at pagkakapantay-pantay, ngunit ang isa pang bahagi sa iyo ay higit na nag-aalala sa kung gaano kalalim ang isang koneksyon kaysa sa ibabaw ng mga dinamika ng iyong mga relasyon. Ang mga kaganapan ngayon ay maaaring i-highlight ito, at maaari mong maramdaman na nasa isip ka tungkol sa isang bagay bilang isang resulta. Ang retrograde Mercury ay bumalik sa iyong sektor ng intimacy ngayon. Habang ang Mercury ay retrograde pa rin hanggang sa 3 ng Nobyembre, malamang na masuri mo ang mga pampinansyal o malapit na pag-uusap na sa tingin mo ay nasa likuran mo. Layunin mong tingnan ang mga problema, partikular ang mga umiikot sa ipinahaging pananalapi, utang, at balanse ng kapangyarihan sa isang relasyon, mula sa isang bagong anggulo o pananaw. Kung muling umuusbong ang mga ito, kailangan mong ipahinga sila sa bago o ibang paraan. Maaring pinakamahusay na mag-focus ng kaunti sa mga detalye o katotohanan at higit pa sa mas malaking larawan kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Malalagay ka sa isang mas mahusay na lugar upang gumawa ng mga pangwakas na kasunduan o gumawa ng mga pagpipino sa mga detalye pagkatapos ng 3. Lucky number for the day, 3. Lucky colors for the day, gray at black. Special shoutout to the following. Special shoutout kay Ma'am Jocelyn Tenido, watching from New Jersey. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Ellen Seth, watching from Hong Kong. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Narcisa Aldan. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Marilyn Marcos, watching from Athens, Greece. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Lisa Taping. Thank you for watching, Ma'am A. Special shoutout kay Ma'am Nasi Malex. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Leia Inday Nancy 26. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Merly Wada. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Leia from Baran. Thank you for watching, Ma'am.
Special shout out kay Ma'am Jane Arakyong. Thank you for watching, Ma'am. Special shout out kay Ma'am Fatima Bibi. Thank you for watching, Ma'am. Special shout out kay Ma'am Seth Sueso. Thank you for watching, Ma'am. Special shout out kay Ma'am Jaluwen Mayday Yuman. Thank you for watching, Ma'am. Special shout out kay Ma'am Maribel Arga. Thank you for watching, Ma'am. Special shout out kay Ma'am Wing watching from Hong Kong. Thank you for watching, Ma'am. Special shout out kay Ma'am Nali Quinto. Thank you for watching, Ma'am. Special shout out kay Ma'am Desiree Tesoro. Thank you for watching, Ma'am. Special shout out kay Ma'am Nara Sapila. Thank you for watching, Ma'am. Special shout out kay Ma'am Beth Soriano. Thank you for watching, Ma'am. Special shout out kay Ma'am Charlmy Serato. Thank you for watching, Ma'am. Special shout out kay Ma'am Melody Long. Thank you for watching, sir. Special shout out kay Ma'am Maria Fe Escudero. Thank you for watching, Ma'am. Special shout out kay Ma'am Joanne Cruz. Thank you for watching, Ma'am. Special shout out kay Ma'am Virginia Nagit. Thank you for watching, Ma'am. Kung gusto mong magpa-shout out sa next video, comment na. Maraming salamat sa panonood, mga kapatid. Sana'y nagustuhan nyo ang video na ito. Please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka pag may bago akong video na i-upload. See you on my next video.